Hey there everyone! It's me, Mommy Angel. Welcome or welcome back to my channel. For today's video, I share ko sa inyo kung paano ko ina-arrange yung mga halaman sa labas ng bahay. And then, i-explain ko din sa inyo kung bakit dito ko siya nilagay banda at bakit dito ko siya nilagay banda. Ayan, kasi lahat ng arrangement, ng hindi lang sa halaman guys, kundi pati sa mga gamit, may explanation yan kung bakit dito natin siya nilagay. So, lahat yan guys, i-share ko sa inyo para baka meron kayong mapulot sa akin na maganda, ayan, mai-apply nyo sa bahay ninyo and then i-share ko din sa inyo sa mga hindi pa po nakapanood na arrangement ko dito sa terrace namin, ipapakita ko din sa inyo para makita nyo guys kung paano ko inayos yung terrace namin. Ayan, kasi gusto ko kasi talaga labas pa lang maayos na talaga siya. Kumbaga, pagpasok mo ng loob ng bahay, maaliwalas. Kumbaga, maayos na maayos yung labas pa lang ng bahay. So, yun lang guys. Sana magustuhan nyo yung arrangement ko dito. And then, kung bago ka dito sa channel ko, pag hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube ko, please subscribe nyo po ang YouTube ko, Mommy Angel's Vlog. And then, kung bago ka pa lang dito sa aking Facebook page, please follow nyo po ako. Ayan, i-share ko sa inyo yung mga ideas ko kung paano ko mag-arrange ng mga gamit, kung paano ako mag-ayos ng mga gamit, kung paano ako magluto. Ayan, i-share ko sa inyo guys yung mga ideas ko, mga tips, mga DIY tips. Ayan, sa mga nanay natin dyan na nagtitipid, bagay na bagay sa'yo tong channel na to. Ayan, please subscribe to my YouTube channel, Mommy Angel's Vlog, and to my FB page, The All Around Mom. Ayan yung aking FB page. Yun lang guys, ang magustuhan niyo. Bye! Dahil nga dream ko talaga kahit noon pa, ang hili ko talaga sa halaman guys ay yung merong mga bulaklak. Ito naman kasi mga bigay-bigay lang to. And then, pinapadami ko lang siya. So, itong tubol na to, hindi ko alam kung matatawag ba siyang bulaklak. Basta, maganda din naman siya. Ayan. So, nilagay ko siya sa gitna. And then, dito sa gilid ay yung ternatin na ang bulaklak niya ay color violet. And then, marami siyang benefits. Maraming sakit na nakakagaling yan. So, ngayon, yung ternatin na yun, dalawa yun. Dito sa kabila nilagay ko, and then yung isa naman dito sa kabilang side, para pag humaba siya, gagawin ko siyang arko. And then, itong halaman na itong tinuturo-turo ko, ay namumulaklak din yan. Iba-ibang kulay din yung bulaklak niyan. And then, magkabilaan din yan. So, ganun ang ginagawa ko, guys. And then, itong halaman na ito na butas-butas, hindi naman kasi akong bumili niyan. Hindi ko talaga hilig yan. Pero, syempre, nandiyan dyan na yan. Bili ng asawa ko yun. Ang bala ko, papagapangin ko din yan. Gagawin ko din siyang arko. So, ayan, tinuro ko. Gagawin ko siyang arko kasi, alam mo yung feeling mo pagpasok mo ng bahay, para kang prinsesa. Ganun yung, ano ko, imagination ko. Ayan. So, maganda sana kung meron siyang bulaklak, kaya lang wala. So, ganun na lang. Okay na yon. At least, pagpasok mo ng bahay, para ka talagang prinsesa. Lagyan ko na lang siyang bulaklak na peke. And then, ito yung isa na ternate. Ayan. Ayan yung isa. So, talagang magkabilaan siya, guys. Kasi pag humaba yan, itatawid ko siya dito sa kabila. And then, yung isa naman na ternate, itatawid ko siya dito sa kabila. And then, ito yung sa gitna naman. Ayan yung tubol. Ayan. So, nilagay ko siya sa gitna. And then, dito sa side na to, ito yung monstera na pag humaba yan, ay gagawin ko din siyang arko. Patawid siya dito sa merong dahon na butas-butas. And then, yung isa naman na dahon na butas-butas, itatawid ko naman siya dito sa may monstera. So, ganun yung imagination ko, guys. Yung plano ko. And then, ito naman yung side na to. Meron din siyang ganyan. So, yung time na yan na shinot ko, sobrang aga nito. Kaya, yung bulaklak niya, yung tulutot niya, hindi pa namumukadkad. And then, yung tinuro ko, wala yung bulaklak, kaya papalitan ko yun. So, ililipat ko yun siguro sa loob. Ayan, ilalagay ko siya sa terrace. Kasi walang bulaklak, papalitan ko yun ng merong bulaklak. And then, ito naman ang terrace. So, diba? Kasi gusto ko kasi talaga guys, pagkapasok mo ng bahay talagang maayos na siya, kasi yun yung talagang unang-unang makikita ng tao, di ba? Hindi naman yung mismong loob talaga. Yung talagang unang makikita ng tao, yung labas ng bahay. So yan, talagang inayos ko yan dahil nga imutera yung nanay ninyo, imutera yung Mommy Angel ninyo, kasi gusto ko talaga na dito pwede akong mag-picture, dito pwede akong mag-emote. Ayan, kaya ayan yung ano na yan, yung gabi-gabi ba tawag dyan, bigay lang din yan, pinapadami ko, di ba ang ganda niya, pwede ka mag-picture dyan, o ayan, pwede ka mag-ano dyan, kahit kausapin mo yan, sasagot yan. Tapos, ito namang ano ko, ayun, yung rattan plate,
kalat na kalat yun guys, dito sa terrace hanggang kusina. And then yung ano na yun, walang ilaw yun. Ayan, nilagay ko lang para display lang siya. Pero pagka ano, papaayos ko yun para lagyan siya ng ilaw. Para kasi malapit ang Pasko. And then, ito namang cabinet na to na second hand, 150 at yung ano namin, bili namin nun. Para organize lang talaga siya, lagayan yun ng mga sapatos. And then yung ano na yun, tinuro ko doon, pwede ka mag-emote doon. Tapos ito guys, ito ang susunod kong i-share sa inyo, yung DIY Christmas decor ko. Since malapit na ang Pasko, i-share ko sa inyo guys yun sa mga mami natin dyan na nagtitipid. Ayan, pwede tayong gumawa ng ating mga Christmas decor na hindi masisira yung budget natin. Diba ang ganda nun? Hindi ko talaga tinatanggal yun kasi nga may purpose yun dahil nilagyan ko siya ng bulsa. Lagaya ng bills yun. And then, ito, meron ako nilagay na upuan. Ang daming upuan, kaya pwede kang umupo dito banda, and then pwede doon sa kabila umupo, and then dito naman sa side na yun. Gusto kong sumuumupo doon, o pwede ka umupo doon. And then, dito naman sa kabila banda, pwede ka din mag-emote dito. Ayan. So, talagang, ganun yung ano ko guys, ganun yung talagang pag-aayos ko kahit noon pa. Gusto ko yung bawat ano meron, pwede kang mag-picture. Ayan. Yung hindi magulo. Ayan. Tapos, ito naman, kahit alam mo yung kahit lumang-luma yung mga gamit po, pero nasa maayos siya, hindi siya makalat. Maayos talaga siya tingnan. Ano siya, baga malinis tingnan siya. So, ayan na yung ano na yan. So, diba, ang ganda ng tubol dyan siya nilagay. Bigay-bigay lang din yan guys, pero talagang napapadami ko siya. Ayan, and then ito naman na hindi ko talaga maasikaso. Ayan, sili yan. And then itong dalawang paso na to, ang bala ko dito sana, ilalagyan ko siya ng yung halaman na may bulaklak. Pero hindi ko alam kung magagawa ko yon. And then, yun na siya guys. So, sana nagustuhan niyo yung pag-aayos ko. Ayan, share ko lang sa inyo yung mga ideas ko kung paano ako mag-ayos ng mga halaman, kung paano ako mag-ayos ng mga gamit, na kahit pangit ang gamit, talaga nakaka-organize lahat para hindi magulo sa mata. So, yun lang guys. Kung nagustuhan mo yung video na to, please like, share, and follow me for more videos, more tips. Ayan, para kaya sa mga nanay natin dyan na nagtitipid, bagay na bagay itong channel na to sa iyo. Kaya subscribe na guys at follow me for more. Your presence commanding, humble ever standing in the background, yeah.